Ayun, good morning mga kabugis, mga plantitos-plantitas natin dyan. Hello po sa inyong lahat. So ayun mga kabugis, meron tayo dito RS na 21 jewel. Ayan. Yung nabili natin 2 months ago. Ayan. Ito po yung mga nabili nating pungdol na galing pa po ng Isabela ito. Ayan. Ito na siya ngayon. Yung mga iba ay na-i-graft na natin. Pero ito, nagtira ako ng ibang puno para ma-i-vlog natin. Ayan. So ito mga kabugis, na-i-graft ko na to yung nasa ibabaw. Ito po yung pink sayap. Ayan po yung linagay natin dyan kasi napansin ko pagka 21 jewel ay mas magandang i-graft yung mga maliliit ang dahon. Yung mga maliliit na variety, yung hindi masyadong lumalaki ang mga dahon. Yun kasi yung mas maganda na napansin ko dito. Na nag-graft na rin kasi ako ng mga ganito na ang karamihan kong linalagay o karaniwan kong linalagay ay yung pink sayap, sakura belakan, yun yung mga maliliit talaga yung dahon. Maganda rin po dito mga kabugis yung ibang variety din ng 21 jewel. Ayan, so mamaya papakita ko sa inyo mga kabugis yung mga ginawa natin na mga ganito na green up natin. Pero kung mag-graft kayo ng ganito mga kabugis na stem graft yung gagamitin nyo, kagaya nito stem graft, ay mas maganda yung mga maliliit na variety. Pero depende pa rin sa inyo, pwede rin po kasi itong i-graft ng top graft dito. Ayan, lahat ng variety kasi dyan pwedeng ilagay, lalo na pag top graft. Ayan, pero ako, nasanay ako sa stem graft. So, dito tayo sa stem graft maglalagay mga kabugis. Ayan. Ang ganda ng forma nito mga kabugis. Kita mo na yung mga ugat niya. Ayan, mga bonsai type, kumbaga tawagin natin dito. Ayan, so ito, na-graft na natin. 2 weeks ago pa itong mga graft nito mga kabugis. So, ayan, buhay ng iba. Kasi nauna kong i-graft ito dahil mas naunang tumubo dyan. Yung mga nandito kasi sa ibaba ay masyado pang maliliit nun. So hindi ko na i-graft, hindi ko na isabay. So ngayon, ito kasi yung pinaka-perfect timing na nagulang na yung kanyang sanga at saktong-sakto yung mga size. So i-graft natin mga kabugis. Ayan. So ito mga kabugis, ang una nating gagawin ngayon ay tatanggalin natin yung mga ibang sanga. Ayan, yung mga hindi natin kailangan na sanga kasi masyadong marami yung sanga niyan. So ititira lang natin mga kabugis yung mga importanteng sanga. Ayan, kumbaga yung mga lalagyan talaga natin ng yung mga igagrap talaga natin. Ayan, putulin na muna natin. Tapos aalisin yung mga dahon, magtitira lang mga kabugis ng mga 1 inch mula dun sa pinaka sanga nya. Ayan. Aalisin po natin yung dahon pero dahan-dahan po kasi itong 21 jewel ay isa ito sa mga pinaka ano ng tinik. Maliliit po yung kanyang tinik pero sunod-sunod. Ayan, halos dikit-dikit yung kanyang mga tinik. So medyo ingat-ingat lang po. At saka aalisin na rin po natin yung mga tumubo dun sa mga sanga, dun sa mga i-green up natin. Ayan, medyo hindi ano ng camera. Pero ang tinanggal ko po yung plastic dyan at inalis ko po yung mga tumubo dun sa loob. Ayan, kasi kailangan pong alisin yan para maging maganda yung tubo ng mga nakagrap na yan. Maging mas malusog. Kasi pag hindi natin tinanggal yan ay magiging kaagaw pa ng ating mga i-green up yung makukuha nilang ano dyan yung maibibigay na sustansya nung puno. Ayan. Nalisan ko lang mga kabugis yung ano yung tumubo dun sa mismong gilid. Nalis ko yung plastic pero ibabalik natin dahil nga ang liit pa nung mga tumubo na dahon, so kailangan pa talaga niyang i-cover ulit. Ayan. Pwede naman yung ganyan mga kabugis. Then yan, gugupit-gupitin lang natin yung mga dulo ng tinik. Kasi pagka ano, nabubutas yung pang-cover natin na plastic, sumisingaw siya. So yun yung hindi nagkakaroon ng moist.
Pero wala namang problema doon mga kabugis, pwede pa rin naman mabuhay. So ito yung sakura na pinutol natin. Kikita nyo mga usbong-usbong lang yan yung kinuha natin. Ayan, kasi mas gusto kong mag-wrap ng mga ganyan, yung mga mura lang, yung usbong pa lang. Kaysa dun sa magugulang na. Ayan, mas gusto ko yan mga kabugis kasi para sa akin mas mabilis po yan tumubo. Magkakaroon ng ano, ng sanga. Kasi yan mga kabugis, hindi ko naaalisin yung mga dulo, yung mga maliliit na usbong. Ang naalis ko lang dyan ay yung mga malalaki ng dahon. Ayan, saka yung mga sobrang haba naman na umusbong ay inaalis ko din. Saka yung tinik mga kabugis, inaalis ko din po yan para nga hindi mabutas yung pang cover. Ayan. So medyo maingat yung pagtatanggal ko dyan para hindi masaktan yung pinaka-nudes niya, yung parang dulo na pausbong na siya. Iniingat-ingatan ko po kasi siyang mga kabugis, matamaan ng gunting. So ayan, iniwan na natin yung mga dulo. Yung mga tinik, importante po alisin. Gupitin lang, kahit yung dulo lang naman mga kabugis. Yung aalisin natin dyan para hindi tayo matusok at hindi rin mabutas yung pang-cover natin. So ayan, kukuha tayo ng metro, ayan, para makita nyo kung gaano kahaba mula dun sa pinaka main branch nya. Ayan. So mga 1 inch lang yung ititira natin. Pero kung hindi ka sanay mga kabugis, hindi ka pa sanay masyado o baguhan ka pa lang, magtira ka ng mga 2 inch para kung sakaling sumablay yung igagrap mo, pwede mo pang putulin ulit para doon mo din ulit ilagay. Yan. Ang problema lang doon, medyo pangit siya tignan kasi napakahaba nga nung ano niya, nung tangkay pagka nabuhay naman siya. Pero kung baguhan niya, pwedeng-pwede na po mga kabugis. Lalo na yung mga kabugis natin dyan na hindi pa gaano, hindi pa marunong o bago pa lang sa pag-grap. Yan, sinasagad po natin yung pinagbiyak natin mula dun sa pinakasanga niya mismo, dun sa pinaka main branch niya. Yan. Pagtataklob lang naman mga kabugis yan, alam nyo naman na yan, yung babalatan nyo magkabilaan. Higit na, then papantay nyo lang yung mga balat nila. Ayan. Kasi nga, hindi naman magkakasing laki yan. Minsan may mas malaki yung sayon, minsan naman mas malaki yung stem na igagrap natin. Ayan, konting grafting tape lang mga kabugis. Ayan, tatalin ng ganyan. Ayan. Siguraduhin lang medyo mahigpit sa kamatakpan lahat yung nasugatan o yung biniyak natin. Then tali. Kung wala namang ano yan, kung ilang ikot yung gagawin nyo dyan, basta sigurado na mahigpit na para kumapit siya agad, yun lang mga kabugis. Then yung plastic ng yelo, importante yan para hindi agad matuyo yung sayon natin. Yan, tinatali ko lang na ganyan. And then itong ano mga kabugis, yung mani, o yung lalagyan ng mani, yung karton, yung parang papel na yan, yung pinaglalagyan ng mani. Yan mga kabugis ay optional lang naman. Kung mainit yung paglalagyan nyo, eh mas maganda lagyan nyo yan. Pero kung nasa lilim, kahit wala na po, pwede na po yan. Ayan, kung mainit lang, yun lang, para may protection pa rin siya sa araw. Yan, so ganyan lang yung gagawin natin mga kabugis. Yan, i-ano lang natin. Tatali, i-ano, lalagyan ng takip na ganyan. Yan. Paulit-ulit lang mga kabugis. Thank you.
So ito na mga kabugis yung ginawa natin. So pink sayap yung pinakaitaas. And then ito naman yung sakura belakan. Ayan. Kumbaga dalawang kulay lang po yung ilalagay natin. Ayan. Ang ganda po ng puno niya. Then mga kabugis, papakita ko sa inyo yung mga ginawa natin na iba pa, na 21 jewel din yung RS nila. So ito mga kabugis, yung isa nating RS na 21 jewel, ayan, ito yung original niya. And then kinabitan natin ng iba-ibang klase din ng 21 jewel. Ayan. Pero hindi pa lahat ay buhay. At saka yung iba mga kabugis, yung 21 jewel na linagay natin, yung kagaya nito, yung Moonlight. Yung Moonlight jewel ay wala, walang nabuhay. Ayan. Dito rin yung isang klase, yung yellow, saka yung pink. May pag-asa yung iba, kaya lang medyo alanganin. Ayan. At saka ito yung napansin ko mga kabugis, yung pink sayap, kagaya nung ginawa natin, ay maganda yung kanyang pagkakabuhay dyan sa 21 jewel na yan. And then ito yung pinaka-itaas mga kabugis. Ito. Ito yung walang namatay na kahit isa dito. So na perfect natin. Ito ay sakura belakan mga kabugis. Ayan. Ayan siya. Kung ilan yung linagay natin dito, limang sayon, ganun, buhay po lahat. So maganda yung combination ni sakura belakan at saka ni 21 jewel. Ayan. Sa mga ganito mga kabugis, sa stem graph ko kasi ginawa to. Pero marami na rin ako nakikita na ginawa nila na top graph. So maganda rin yung kinalabasan kasi may mga ginawa rin po tayong ganon. Pero para sa akin kasi mas nasanay tayo sa ganito, sa stem graph. So dito tayo talaga nagagraph. Ayan. So kanya-kanyang style lang yan mga kabugis. Ito pa yung isa mga kabugis. Ayan. Pero may mga nabuhay dito. Yan na iba-ibang variety din. Pero pagdating talaga sa ibabaw ay ang linalagay ko yung sakura. Ayan, kung ilan din yung linagay natin dito ay siya ding nabuhay lahat. Ayan. Itong RS nito mga kabugis ay 21 jewel din. Ayan. Ayan. Ito din, 21 jewel din yung kanyang RS mga kabugis. Ayan. So nandyan, iba-ibang variety din ito. May variegated pa nga tayong nailagay dyan. At saka ito yung Moonlight jewel. Yun lang mga kabugis, maraming salamat po sa inyong panonood.